mga paps, sa mga naghahanap dyan ng second hand motorcycle, wala kang budget para sa brand new. Ito mga paps, yung isa sa mga Reposes Motorcycle Repo Warehouse ngayon na may promo sa down payment. So normally yung mga unit dito, kagaya ng mga Suzuki Smash, Mio Sporty, tsaka mga Honda Beat, naka-promo for as low as 1K down payment na lang, may maiuwi ka ng motor dito. Tapos ang maganda rito naman sa mga gusto naman magkaroon ng mga high-end, kagaya nito meron sila rito ang PCX na 160, NMAX na version 2.1, parang ABS version ata to. Ayan o, dalawang NMAX yung meron dito. Meron din sila rito ang Aerox version 2.1, halos bagong-bago pa, napaka-solid po. So pagdating sa Yamaha Sniper na 155cc, ayan, dalawang version yung meron dito, parang parehas ata to ABS version na. So itong Honda Beat na to, nasa 3,062 lang yung mileage, halos kinuha lang sa kasa, pinang long ride, tapos nahatak na. Sa mga manual nila na motor, ito may naispatan ako dito, meron sila rito Honda GTR na 150cc, ito halos kagaya rin ng ibang unit, halos bagong-bago pa rin. So yung what is up mga paps, welcome back sa panibagong Reposere video natin. So sa mga nagtatanong dyan kung ano yung pinaka-latest available Reposes motorcycle dito sa warehouse ng Agribank dito sa Pasig City. So ayan, kung napapansin nyo, marami pa rin naman mga unit dito. So kung naghahanap kayo ng Reposes na motor, tapusin nyo itong video natin mga paps. Malay nyo, nandito na yung stock sa budget nyo. Right? So ito nga, simulan natin dito sa pinakabandang harapan. Ito na agad ipapakita natin sa inyo itong mga high-end nila. Kasi talagang suntok sa buwan ka na lang din makakita ng mga ganitong unit, lalo na sa mga kasakasa. Normally kasi sa mga ganitong repo, basta high-end, sa mga warehouse mo na lang siya makikita. Eto, meron sila ritong Sniper na 155cc. Eto yung 6-speed edition na. Eto ay keyless version siya, kaya lang wala yung remote dito kaya hindi natin ma-check eh. So ipapakita ko na lang sa inyo yung condition ng Sniper na to. Ay, eto pala po, release na siya. Ayan o, siguro may approved customer na para rito. Swerte nung nakakuha, maganda pa rin o. Halos wala kang tula kabigin lalo dun sa kaha niya. Kasi, ayan, may bubong. Warehouse kasi siya talaga na literal. Tapos dito, another option pagdating sa Yamaha Sniper na 155cc. Sa down payment pala nito mga paps, hindi siya kasama sa mga naka 1K down payment ha. Kasi mga bigating unit to. Sa mga ganito, nasa 10,000 pesos yung down payment ng 155cc tsaka mga 150cc nila. Tapos sa mga Honda Click naman tsaka mga Bergman Street na 125, nasa 2,500 pesos down payment. So ito, papakita ko sa inyo condition ng Sniper na 155cc na to. Eh no, kung usapang kulay lang nung kaha, wala kang masasabi sa kanya. Parang pinaseramic pa ata to kasi napaka-glossy nung kulay niya. Pagdating sa lens, talagang hindi ka mapapahiya, napaka-solid. Gulong niya sa harapan, sobrang lalim ng tread life. Wala kang masasabi dito sa isang to. Ayun, napakaganda. Kompleto rin pati yung pyesa niya. Pati yung rear tire niya, napakalalim pa rin ng tread. Ito ay standard version, di susi siya. Hindi lang natin machecheck yung mileage kasi wala rin itong nakasalpak na susi. Pero pagkapunta tayo dito, kung sakaling kukunin nyo, pwede nyo i-check yan kung ilan na yung mileage. Tapos, sa monthly pala, wala lang to nakalagay eh, pero ayun nga, kagaya nung sinabi ko kanina ulitin ko, i-inquire nyo lang dun sa kanila ha. Kasi wala tayong magagawa pagdating sa presyo. Pero dati sa monthly nito, may nakikita ko dito, 3,9, 4K, nasa ganun, may makukuha ng Sniper na 155cc. Tapos dito meron silang Aerox version 2.1, ABS version din tong Aerox na to. Parang color matte gray siya sa personal eh. Ayan o, napaka-solid pa rin eh no. Ayan yung headlight lens niya. Sa tire niya, okay na okay din. Wala rin masabi o. Ang lalim pa nung tread. Sa mileage, check natin kung disusi ito. So hindi natin makikita kung ilan na yung natakbo. Pero tingin ko mababa pa kasi bagong-bago pa yun. Napakaganda pa na itsura ng Aerox na to. So ayan, sa naganap na Aerox yan, pwede kayong pumunta rito para makita nyo na actual yan. Tapos dito meron din sila ritong color gray. Ayan o, glossy gray naman na NMAX version 2. ABS version naman tong isang to. Ayan o. Okay din sa condition nito, wala ka rin masasabi. Naku po, napakaganda pa rin. Sa mileage, check natin kung may susi. Ay wala, naka-off yung remote. Pero tingin ko mababa pa rin to kagaya ng iba. Ayan o, ganda po eh no. Tapos eto, color silver na NMAX, ABS version din. Meron din sila rito. Kaya lang itong isa medyo may gasgas lang siya sa may gilid. Ayan. Pero sa condition, okay na okay pa rin. Swabing swabe pa no.
So ito first come first serve yung applyan nila rito ha. Kung napanood nyo ito, kung naghanap kayo ng ganitong unit, pumunta lang kayo dito sa kanila or i-text nyo lang sila dyan sa number nila para makapag-inquire ha. Ayan yung code nya, picturean nyo lang yan, kagaya nito sa NMAX eh, no? Tapos dito meron sila rito ang PCX160 standard version, color glossy black. Kaya lang ito, wala rin siya nakalagay na presyo. Ayan yung condition, no? Ayos din eh, no? Ito kasi talagang sobrang bihira makita ng ganitong repo, lalo sa panahon ngayon. Kasi marami rin naghahanap nito eh. Check natin, naka-off yung remote, hindi natin mabubuksan. Ayan yung overall itsura. Ano pala to? ABS version pala, sorry. Naka-gold emblem. Ayan yung itsura ng gulong nyo. Swabing-swabe pa rin. So ayan yung mga high-end nila dito sa harapan. Ito pa sa bandang kabila, marami rin nagtatanong sa akin kung saan makahanap ng repo na Aerox version 2.1. Ayan, meron sila rito, color, combination ng color gray tsaka glossy blue. So ito yung maganda rito sa Aerox na to, nakayayamanin bolt na siya dito sa may visor. Wala lang siyang side mirror. Pero sa condition, kagaya ng ibang high-end na nakita natin, solid na solid pa rin to. Tapos dito, may option ka ulit pagdating sa PCX160. Ito, naka-sticker na yung winker niya. Ayan, ganda rin, no? So wala rin tulakabigin sa mga unit dito, karamihan talaga maganda pa. Yun nga lang talaga syempre, first come first serve. Pumunta lang kayo dito para ma-inquire nyo. Meron din silang Honda Click 125. Sa down payment ng Click nila, nasa 25 yan. Tapos sa mountain ng P6, dati may nakita ko rito, nasa 4243. So depende sa unit ha, inquire nyo lang pagka pumunta kayo dito. Ito, additional option ulit sa P6 160 na ABS color, pearl white ABS version. Ayan, no? Napaka-solid pa rin ng gulong, no? So ayan, sa naghahanap niyan, meron sila rito. Sa mileage, try natin kung mag-open na. Wala, naka-off din yung remote, hindi natin mag-check. Pero mukhang bago pa rin to, yo. Pati sa seats niya, walang kabutas-butas yung upuan nito. Swabing-swabe pa. Tapos, sa tread life ng gulong niya, stock tire, pero napaka-solid pa ng tread. Halos bago pa rin. Wala lang siyang plate number sa kaha. Walang kabangas-bangas. So, ayan, sa naghanap ng pearl white na PCX160 ABS version, ayan, puntahan nyo na. Tapos ito yung pinakamadin na PCX160 dito. Ito, naka-carbon na yung mga pyesa niya. Ayan, no? Dito sa harapan, pati itong ano, inner niya na V-shape. Ayan, naka-carbon din. Front fender niya, pinakarbon. Hindi to sticker ha. Carbon talaga siya na literal. Ginastosan talaga na unang mayari. Kaya lang siguro sa dami ng pagpapakarbon, naubusan ng pang monthly. Sayang, nahatak lang. Pati yung lens niya, yung parang may kulay yung lens niya, no, napakaangas. Tapos fronter niya, napakalalim pa rin naman ng tread. So ito, jackpot makakuha nito kasi malaki na yung ginastos niya rito sa pagpapakarbon. Siguro more or less sa gastos niya rito, higit 10,000 na yan. Kasi sa ganito pa lang, sa front fender pa lang, gagastos ka na dyan ng nasa 2,000 mahigit. Tapos ito pang V-shape niya, pati dito sa gilid din, pinakarbon niya rin. Pati itong airbox niya, carbon din. Pati itong ano, grabbar niya, yung kaha ng grabbar. Ayan, no? Tapos dito sa gilid, ito ang kanyang radiator cover, pinakarbon din. So ito, jackpot makakakuha nito, carbon load. Meron na rin siyang plate number. Ayan, sa naghanap ng PCX na talagang ano, formado na talagang literal. Malaki na gastos. Ayan, puntaan nyo lang dito sa kanila. Tapos ito nga yung nakita natin mga Honda Beat kanina. Sa presyohan nito, nagre-range siya ng nasa, magkano ba yung monthly nito dati? Nasa 1.8, 1.7, 1.8, 1.9. Depende, may tag 2,000 plus. Pero sa ganun lang nagre-range yan. Kagaya ng ibang unit na nakita natin sa may bandang harapan, ito talagang magaganda rin eh, no? Solid na solid din yung kulay. Itong isa na to, meron na siyang QR code. So meron na tong plate number. Dalawa yan, ganitong kulay. Parang yellow green ata siya. Ayan, on the beat. Ito nga yung nakita natin kanina, color matte red. Nakano na siya, GB box. Ayan, oh, hindi ko lang sure kung meron siyang kasamang susi ha. Pero kung may kasamang susi, panalo na to. Pambiyahin-pambiyahin na, may top box na siya. So ayan, mga Honda Beat 110, mga FI version na yung mga yan ha. Tapos dito, ito may nakita ko rito, medyo mabigat-bigat na Honda Beat. Meron na siya ritong mini driving light. Ayan, oh, dalawang mini driving light. Meron pang kasamang helmet. Ayan, oh. Siguro yung nahatakan nito, ano, nakasalpak pa yung helmet dito sa U-box, tapos hindi na nakuha. Sayang naman, ayan, color matte red. So ito, ready na to, may helmet na, tapos may mini driving light pa, tapos meron pang cellphone holder with charger. Okay na pambiyahe. Meron din sila rito ang Yamaha SA na 150cc.
Kaya lang ito, wala lang din siya nakalagay na price. Meron din silang Kawasaki Rouser NS na 125 ata itong isa na to. Ayan o. Tapos dito sa side na to, ito yung mga nakita natin kanina na Honda GTR na 150cc. Ayan, picturean nyo lang tong code para malaman nyo kung magkano yung monthly. Pero sa down payment nito, 150cc siya, so nasa 10k yung down payment. 10k or 5k, hindi ko lang sure sa dalawa ha. Kasi sa mga NMAX tsaka Aerox P6, nasa 10k. Kasi yun naman, 155cc tsaka 160. Pero ito, bago pa rin naalos oh. So ayan, sa mga naghahanap ng Honda GTR 150, sa mga walang budget para sa brand new, kung gusto nyo mag second hand, ayan, pwede kayong pumasyal dito sa kanilang warehouse para makita nyo na actual itong unit na to. Pero tingin ko halos bago pa rin siya. Pati yung mga balahibo ng gulong niya, okay pa rin. Ito, pagdating sa mga Suzuki Smash, ito nga kasama to sa mga naka 1K down payment lang. Ayan o. 1K down payment, pagdating sa range ng monthly, sa mga dating punta ko rito, nagre-range to ng nasa 1.6, 1.7, 1.8 to 2K, depende sa unit ha. Pero itong isa na to, halos bagong-bago pa rin, no? Napakaganda pa ng kulay ng kaha niya. Ito ay drum brake version yung braking system niya. Tapos ito, Suzuki Crossover. Ito yung magandang ano, scooter ng Suzuki. Kasi kung mapapansin nyo, naka-naked na yung handlebar niya. Di ba? Ang angas tignan. Check natin kung nag-open pa. Ayun, nag-open pa tong isa na to. Nasa 5,866 lang yung mileage nito. Ito halos, parang kumuha ka na lang din ng bago nito. Kagaya ng Honda Beat na nakita natin doon, siguro mga 4 to 5 months lang to nagamit, nahatak na. Meron na siyang plate number. Sa parts, kompleto rin. Tapos ito nga, pinakapugi rito. Naka-naked, handlebar na siya. Meron na rin siyang cellphone holder. Ayan, dalawa yung option nyo mga paps pagdating sa Suzuki Crossover na scooter. Tapos, bibigyan ko na rin pala kayo ng range ng monthly installment ng Yamaha Mios 40 nila rito. Before, nung unang punta ko rito, yung monthly ng Sporty, meron kang makukuha rito nasa 1.4 plus, 1.5 to 2K, depende sa unit. So, ayan, meron sila rito ng color matte blue. Itong mileage nitong isa, nasa 10K lang. So, nasa average pa rin naman talaga. Tapos, ito ulit, additional option pagdating sa color matte blue. Ito, nasa 13,000 lang. So mga nasa average lang yung mileage na natakbo ng Sporty nila sa dalawa, tatlo, apat na Mios 40. So pagdating sa mga MIUI 125, merong apat na unit dito. Alam ko kasama rin to sa naka 1K down payment. Ayan o, mga MIUI 125. Ayan, picturean nyo lang tong code na to, itong number na yan. Tapos inquire nyo dun sa kanila. Ayan yung itsura ng MIUI 125 nila. Magsample tayo ng mileage. Itong isa na to nasa 24K mileage. Ayan, nag-open pa rin siya. 24K mileage. Itong color matte blue, meron na siyang plate number. Itong yellow, wala pa eh. Itong isa na to, silipin na rin natin. Medyo mataas nga lang mileage nito, isa nasa 52K. Pero okay pa, nabubuhay pa. Tapos, ito, meron ulit itong plate number. Ayan, dalawang MIUI 125, pares may plate number na. Mileage naman itong isa, nasa 46K. So, ito medyo mataas-taas na. Tapos, ayan, may MIUI 125, tsaka Suzuki Raider J na 115 Fi. So ito ay nakakatuwa rito, itong Honda Beat na to. Ito yung chinek natin kanina na may mababa pang odo. Nasa 3,062 lang yung mileage nya. Ayan o, halos parang kumuha ka talaga ng bago dito sa unit na to. Talagang literal na fresh na fresh. Tapos sa kaha nya, kompleto syempre, kasi bago pa nga eh. Napaka glossy pa rin ng kaha nya. Mga slightly used lang talaga. Tingalan talaga ito kasi for pricing pa. So ito, pepresyon pa nila yan ha. Tapos ay nga pala, gaya yan ang sinabi natin kanina, karamihan ng unit dito, mga naka-promo, 1,000 down payment para sa mga Mios 40, tapos dito sa Suzuki Smash, sa SkyDrive na crossover, ito kasama rin daw to sa mga naka-ano, 1,000 pesos down payment, tsaka yan, mga Yamaha Mios 40. So kung napapansin nyo, karamihan ng unit dito, wala lang siya nakalagay na price label. So ang gagawin nyo lang pag pumunta kayo dito, picturean nyo lang itong code na to. Tapos i-check nila dun sa system nila kung magkano yung cash price tsaka down payment ha. Karamihan naman ang unit, may mga nakalagay na ganyan. So ayun yung magiging guide nyo para matanong nyo kung magkano yung monthly installment tsaka cash price. Pero sa down payment, ayun nga, kagaya na sinabi natin, hanggang katapusan nitong July, mga naka-promo yan, 1K lang down payment, pwede mo nang iwi yan. So pagdating sa proseso mga paps, sobrang basic lang. Kailangan nyo lang dito ng 2 valid ID, proof of income, proof of billing. Makakakuha na kayo dito ng
installment basis na motor. Tapos, kailangan nyo po mag-walk-in dito sa kanilang warehouse para syempre makita nyo rin na actual yung mga unit. Tapos, meron sila rito ang application form, i-fill up nyo lang and i-submit nyo. So, ang maganda rito mga paps, pwede nilang i-process yung application mo ng isang araw lang. So, ang gagawin mo lang, pumunta ka lang dito ng umaga tapos bandang tanghali or hapon kapag may resulta na yung CI, pwede ka nang pumunta rito para i-release na yung in-apply mo na motor. So, ayun lang mga paps yung proseso kung gusto nyo kumuha rito ng hulugan na motor. Right? Tapos, dito sa mga Suzuki Bergman Street na 125, hindi lang siya kasama sa mga naka 1K down payment. Pero normally sa ganitong unit, nasa 2,000 pesos down payment lang to. Kagaya ng mga Honda Click nila na 125. So, ang gagawin ko nalang, ipapakita ko nalang sa inyo yung condition ng mga Bergman nila ha. Ayan yung itsura. Color white. Bago pa rin, no? Okay pa, lalim pa nung tread ng Bergman na to. Tapos, meron na rin siyang QR code. So, it means meron na tong plate number. Tapos, dito Bergman ulit. Ito, color matte gray naman. Kompleto naman yung parts niya except sa side mirror. Pero, mga minor na naman yan. Importante talaga rito is yung makina pagkakinuha nyo. Sa monthly, kung di ako nagkakamali, yung dating punta ko rito, more or less yung monthly nito. Dati may nakita ko rito, tag 2.6, 2.7, 2.8. Pero syempre, didepende pa rin niya kung magkano na-price tong motor ha. Pero based sa mga dating punta ko dito sa kanilang warehouse, sa ganong presyo, may makukuha ka ng Bergman dyan. Parang 1.9 nga dati, meron pa eh. Tapos meron sila rito yung Yamaha Mio Gravis 125cc, color matte black. Etong isa na to halos bagong-bago pa rin. Sa tread life niya napaka-solid pa rin. Ito yung overall na itsura. So pagdating sa mileage, mag-sample tayo dito sa Mio Gravis nila. Etong isa na to nasa 6,453 lang yung natakbo. So ito halos bago pa rin to. Tapos dito meron din pala sila rito mga U-van. Ito yung mga 3-wheeler. Parang ano na siya, kotse na yung galawan nito sa loob. Ayan no. Solid. Ayan, mga repossess units din to. Meron silang ganito, isa, dalawa, apat na ganito yung meron dito sa kanila. Eto, color white. So ayun nga mga paps, na-check na natin itong available repossess motorcycle dito sa warehouse ng Agribank dito sa Pasig City. Kung naghanap kayo ng second hand motorcycle, hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para mahanap mo yung inahanap mong unit. And ayun nga pala mga paps, kung bago ka lang dito sa ating Facebook page at YouTube channel, please don't forget to click, like, subscribe, and then syempre follow mo na rin to keep you updated para sa mga susunod na repossessory vlog natin. Yung mga bossing, thank you for watching!